kanang ayaw ko baka kay patawag na kong tanang units operating kay sila may tanang yun, PDEA, intelligence, military, and BNBI. Hibaw kang ginasuspitsa hanggang drug lord ka. Yes. Unya gi-investigar ka sa Congress? Ah, ito muna. What year? 1997 dito. Yeah. 97, then number 2001. I'm not so sure about the years, Mr. President. Oh, wala tayong mag-abot. Wala tayong mag-abot sa Congress. Siguro. But I remember nga tong congressman ko, there was an investigation. I don't know, taga Cebu po ito. Kang goles nga, naka-appear ka ba kang goles nga Law and Order Committee? Wala, wala. Okay. So la eh po na atoy usa ka Chinese nga na involved sa druga. Kanang mangutana ko ni mo tinud anay. Nagbanta magud ko nga sige kag in and out sa Pilipinas. I don't know asa ang imong padung. Pero tinuod ba nga si regular commuter ka? Thank you kaayo, Mr. President. Mukuyo ko sa pamilya, mostly pamilya. Basta ma Holy Week. Magawas yung mga Holy Week. Usually Holy Week. Kaya kuyo yung whole family nga na. Kuyo yung whole family nga na. Sa kuyo sa mama na ko, kuyo sa mga anak. Wa kay ka istorya dito sa China, may droga? Wala, Jud. Bisa ka usa, Mr. President, wala, Jud. Kuringan taga ha. Uh-huh. Nagbanta yun na ipapatay taga. Sa tinuod lang, ipapatay taga yun. Basta masilip na ako. Sige, okay. Tiwasan taga yun ka. Sa tinuod lang. Tiwasan taga. So, tugane ko sa tinuod. Nga nung sabit mo po di mo nga sa droga, wala ka di ana. Nga nung musulpot man imong pangalan. Sa ako makuna na, Mr. President, sa atong una, sugo man din sa atong tunay yung barrel look ni Gawas sa newspaper na alias Peter Lim. Niya paghuman, nagkuano ka si Congressman Cuenco, nagbuhat to ko sa ni? Resolusyon para ka imbestigaon. Oh, mara ka imbestigaon, ana. So, nagbuhat sa imbestigasyon na regarding ana. Sa Congress. Oh, then primero, ilang ipakuan na to, na daghan negosyante sa Cebu. Naitag-iya ko na o mga department store, naitag-iya mga motel, naitag-iya mga jewelries, ana. Yeah, nagkikuan ko na i-search si Munting na kolom, na naasgin siya mga kuan, mga ilang imbestigahon. Yeah, iyag-iyag butang na surprisingly nga wa ko nung apil ang heavy equipment. Ana. So nabuhat o ka congressional hearing si kuan. Cuenco. Cuenco, oo. Huwag na ito po. Huwag yun. Tingnan lang ko kayo, nga nung masulod man yung mga nung, walay sunog, di mo ginamasok. Pero, basi gumikan itong kakuan ba, na itong barilok, alias Peter Lim. I will advise you strongly na mo submit kag investigation. Yes, sir. Sa akong panahon. Mo adto ka kang kuan no la pamang kay tan-aw na mo kara sa kay na ka na sa ruti wa san tagyo ka mo siguro taga ni mo sa tapos on tagyo ka. I will execute you pero no wala ka, you better go to the investigating agency sa sa NBI. Yes, sir. Bigna lang Manila, pero if you have the time, you may want to bring along a lawyer. Walay problema na. It's a constitutional. Di ka kailangan madlock. So magdakag abogado, magtoka kang either kang sa ingnon lang sa NBI nga coming ka. Diretso ka lang sa NBI kang giran or makikita ka kang kalida, ang Secretary of Justice. Kuhaon na kung ang tanang
Yeah, kay bawon na sila kung saan. Unya, tanaw nila ang i-review nilang ebidensya. Karon we would be flatly fair. Wala tay away, di takaila, wala may utang na loob sa imo, wala tay as of now, wala may nakita. Ikaw nga Peter Lim. Pero na ay Peter Lim nga sige sulpot ang pangalan. Muta na ko nga sige dog commute nga rin sa Pilipinas o Manila. Muna nga giyaw na ko nga sunod balik ni mo, diya pala sa airport, tiwasan talaga. Actually, tinood yun ako. Tinood, tiwasan tayo ka. Wala pala, dili ko ko nga ingo kadlo-kadlo. Tiwasan tayo ka. Karoon, kuao na mong tanang ebidensya sa Congress. Unya among itanawon magsil. Wala kay sala. Manto ka nga to pa. You open your life and your tanan. Sige, tanaw man. Salamat kayo. Unya, katong mga una sila yung mga testigos. Pwede ino ni mong abogado ni mo ipatawag karon istorya sa imong atubangan nga mo na imong sa nagwa kay sa. Tanaw na mo nga totong mga tao nga nag-ipit ni mo. Okay. Karon if you want, di naman tayo ng mga korte, huwag ka makaisa. Mag-confrontation mo sa tanang mga tao nga natap ni Anto, kung ikaw ang tinuod nga, the true identity nga Peter Lim. But I will admit now nga daghang Peter Lim sa Pilipinas. Pero unfortunately, tinuod lang, ikaw hindi. Ako, Chinese man po da akong lolo. I have nothing against the Chinese, Filipino Chinese. My father is or was. Pero nasasaktan, nasakit ko kay ang drugs. It has corrupted the police. It has worked hardships for everybody. Nakakaawa ang mga naana diha. Wala na na eh. Lalo na yung bangag na yun, wala na, di na makalabas yan. Because, ano ka lang, shabu, unlike cocaine and heroin nga, it grows naturally, papi na eh. Ang shabu is cooked with chemicals and it reduces the brain to its. Muna yung problema. So, ang tao na shabu, wala na na. There's no turning back. No such thing as complete rehabilitation. So we have about, estimated sa PDEA ni Anto, 3 million ang naigo. Tanang ni surrender lang noon, that's a minuscule. Gamay ra kaya na. Pwede ka. So muna ang mong problema karon, unsaon na mo ning 3 million. Nga ugnaan na ang magkatol na ang lawas, either mangawat, hold up, mangidnap, o patay, onya hasta ang gobyerno ang mga official gidamay tanan muna diha. That is why suko kaayo ko because I love my country. Yes, sabot ka masiguro. Sabot ka gano ako ang amahan taga Danao Cebu. So lipay kasi suko gyud ko di hindi ko tago di hindi ko taguin yung galit ko. Talagang galit ako. Walay let up ni. By unfortunate chance, una ka, better stop it. Pero wala, paghikog na lang because I will really look for you. Mga ginaitin doon, ha? Pareho mo ta siya, pareho mo ta, taga Cebu na. Ano ang atong? So, ako, wala akong mag-order o operation. I am declaring war against the drug industry. I'm with you Panatay all the way. I'm with you all the way, good, Mr. President. Mayo, so I would conclude nga dili ikaw ng Peter Lim nga giingog drug lord. I would not say, Mr. President, 100%. I would say 500%. Wa gyud taon ko anang negosyo ha. Wa gyud taon. Kay akong papa tungo na, there was a time down among negosyo, nabangkar po akong papa, mama. Yun siya,
doon ay nidukol niya magnegosyo nga na iya mo sa tiyang balibara he told our family na mga bata pa kami in siya son, bisag watay kwarta watay makaon ayaw mo ginta na negosyo makadao to kinabuhi ilang tao ilang tao sigkatao yes. Niyo oh sigkatao kay bisag wala na ta mabankrap na ta watay ka kabuhi akong mama lang natuolag panahi para mabuhi ni magbalik provincia bisag kung saan kalisod hapit na mga bahina amo maiksoon lain-lain tiyo kaya wami kaon sa balay ngayon siya ayaw yung intra anong drugs na kaya makadaot yung kinabuhi sa lain-lain tataw o pamilya so wala yung ka makihistorya basig proposal na lang ana nga maningon nga bay sulod ani kay dako tag kita wala jud wagyo ko na ilaw ni na hindi dool na ko ana wagyo ko na ko na na ko na negosyo na wala lang sa wag ito ingon lang man hikaw kita tag usa ka lugar wa ko musugot ina ko diri sa diri dito tayo mag-usap sa dito ako pasalamat ko because atong presidente nga na you are a very busy person and giving me the chance, the time and the chance to talk to you about the problem that I'm having now. So, mabot lang, sa unang pasalamat. Well, ako, I will not say I'm sorry because the reason why nga ni aga you're a suspected drug lord. I will consider your explanation. Yeah, please. But just the same, para mawala na gani. Yes. Ang bahid, uh-oh. You better submit again. Kaya ako nagkun sa akong watch. Mm-hmm. Lain itong na-investigar ka sa Congress. Wala ko pakialam ito. Mayor lang ko sa Davao. Pero karoon mga good presidente na ko, and I declared war yes. against kaning Cebu industry. Mm-hmm. Ang akong target yun, ang mga drug lords. O katong dagkong negosyo. Tiwasan ko gina. Mr. President, kung in any way, in my small way or what, if I could be of help, I will really help. You know, ganito yan. Ang rasyonale kasi ng trabaho natin is, we are paid by the people to work 8 hours a day. Bayad tayo. So pag ininjan mo ang tao, eh, wala ka sa opisina mo, kaya ng iba dito, national, local, pareho rin. After lunch break, naana sa mga mall, nagpapasyal-pasyal na. Pag nangyari yan, uli, I will dismiss ka sa... And I would like to ask PAGCOR to prohibit lahat ng taga-gobyerno, pati yung mga asawa, pamilya, not to deny them entrance sa mga casinos. I do not want people, lalo na sa gobyerno, pasok-pasok lang sa... Kung nasa gobyerno, kalayan lang, kikitain mo, bakit ka magsugal doon? Lalo na sa ano, I will direct Andrea Domingo to yung panahon ni Presidente Marcos, barred ang mga gobyerno. At saka kung ang gastos ng tao, huwag kayong sumakay ng eroplano ng mga first class o mabuhay. Hanggang economy lang tayo. Sabihin ninyo, magdagdag kayo ng pera doon sa economy, ganun rin. Kalahati ng binayad ninyo, pera ng tao. Tsaka wala na yung purchases ng luxury cars, yung mga suburban. You do not have that right to spend the people's money ng ganun. Tayo ng gobyerno, naligaya ang ka, pero yung taong nagbayad niyan, hanggang ngayon, gutom. That is my, I hope that you take note of that and tell the guys there in Manila na yan ang, mahirap yan. Lalo na yung taga-gobyerno, either dito sa police, o sa registrar, whatever, civil or yung register of deeds, pabalik-balik yan, walang papel, walang gano'n. Basta mag-complain, I have to set up the 8888. Pag na-activate yan,
tawag lang kayo to the Filipino people. Just call that we be based in Malacañan. We will immediately investigate. Yung pinabalik-balik, kinukontak namin yung nag-complain doon sa letter to the editor. I will call the particular employee there, pati yung chief niya, to explain why they should not be dismissed from government service. Istapa yan eh. Hindi yung nako, pero bayaran kita. Oh, sige, magbayad ako sa iyo. Oh, trabahuin mo ito ha, linisan mo itong... Tapos bayaran kita. Oh, yan ang sweldo mo yung araw na yan. Tapos maghagbas ka lang dyan ng ilang metro, alisan mo. It's tough ha. Actually, technically, kayong mga taga-gobyerno, when you are not there to serve the people, at saka pabalik-balikin ninyo, you're committing stuff, ha? Hindi lang nga, it's not clearly defined, but the act is actually swindling. It's under Article 18 of the Revised Penal Code. Other forms of swindling. You're swindling the people. Bayad ka ng 8 oras, tapos nandiyan ka lang 2-3, pasir-pasir. Hindi bali yan sa barangay. Field work yan. You're out sa field work because it is field work nga nakalagay dyan sa ano. So they go out of the community. Pero yung di opisina, opisina kayo, trabaho kayo. At least sa 6 years kung ako ang mauna sa gobyerno, sunod kayong lahat. Lahat. Wala na yung pagkatapos ng lunch break, wala diretso na kung saan-saan pumunta. Pag may nag-report sa akin, o kapwa mo taga-gobyerno, o yung chief mo, sige labas, sumbong mo sa akin, yung nagsumbong sa akin, ikaw ang ilagay ko doon, chief. Pati yung chief mo ilagay ko doon. Kung clerk ka, di clerk siya. Be courteous. Alam mo kasi, there is a metamorphosis nga eh. Pag nagpasok sa gobyerno, pag iba na ang utak, para natuloy siyang nakaposisyon, tapos yung tao nagbayad sa kanya. All departments yan. I do not want people from going back and forth. This is the procedure. I-finalize ko pa to sa, because I have no time to meet because everybody is busy. Kati-take over lang namin sa gobyerno eh. So we're kind of really busy. Mahang mo sa mga matapos kami alas 4, alas 3. Ganito yan. Pag nagpunta sa opisina na magtanong paano makakuha ng permit or clearance o lisensya or whatever, bihin mo lang, give him her a shopping list, yung requirements, produce mo, ganun, taxa, ganun, medical certificate or birth certificate. Huwag mo pagkatapos pagbigay mo sa tao, huwag mo nang dagdagan. Kasi pagbalik niya, sabihin naman ninyo, mayroon palang kulang. Kasi may nga mangwarta eh. So pabalik-balik rin, lalo na yung mahirap. Ang Pilipino, sige bayad sa kulukuhan. Ngayon, pagka natapos niya, na-produce niya lahat yan, tanggapin na ninyo, ilabas ninyo ang permit. Ngayon, I will require all na pag may lagbok. Hindi sa... Yung tao sa gobyerno, ilagay niya, receive the application for meet, ganon. For inspection, meet, or whatever, sa abattoir. Ah. Tapos, papirmihin mo yung tao, tignan mo yung workload ninyo sa opisina, you make projections. Sige, balik ka dito, ma'am, sir, next week at this hour. Ang bigyan niyo ng stub. Balik niya, ibigay niya, i-release ninyo. Kayong nakikinig ngayong buong sambayanan ng Pilipino, if the behavior of the government employee concerned, the office, does not follow that rule, sumbong mo sa akin. Sumbong mo sa akin. And I will take action immediately. Yung mga empleyado na wala dyan, somewhere, then I said, I will work on your dismissal from government. Basta pabalik-balik, you know, yung maghingi ng pera, the slightest whisper na
magsumbong ang tao sa akin na Mayor, binibigyan, binihingian ako nito. Tapos ka. Maglikay, umiwas ka. Maglikay mo, binisa. Kasi basta may sumbong sa akin, dito sa Davao, ganun. Pag magsumbong yan, pinapatawa ko talaga. How busy, however busy I am, I would listen to the hindi maganda ang Pilipinas. It's a fracture. No? Walang sumusunod. Ito mo yung nasa daan. Walang traffic. Paano magka-traffic? Nandiyan sa gitna. Hindi excuses. Kasi mahirap lang kami. That is not an excuse to me. Huwag mong damayin ang Republika ng Pilipinas just because mahirap ka. O dito mga bleeding hearts sa'yo. Human rights. Mahirap. Kaya gusto ninyo, kayo ang, I will create a committee there. Kayo ang patakbo sa gobyerno sa anti-crime campaign. Kayo. You work on an appointment date. Mag-usap tayo. Ibigay ko yung problema. Sige. Kayo ang mahirap kasi madali mag-atake, mag-iwag sa namatay. Masamay namatay dahil mahirap lang, is that an excuse? Then you want to pull the whole world dahil mahirap ka lang, kalukuhan yan. The world will never stop to turn because you are poor. That is not an excuse to destroy society. Hindi laman ito nakaw-nakaw. Kita mo, pagka nandiyan na yung katin ng katawan mo sa Cebu, mag-hold up ka. Mag-knockout ka. Patayin mo pa. Pag nabangag ka, patayin mo tatay mo, mag-rape ka ng ano. Human rights. Eh, yung mga yan, sabi nga ng forensic experts, kuyos, the best Tagalog. Diba kuyos sa Tagalog? Yung kuyo. Lumit na. So how can we solve the problem? We do not have the maraming problema sa gobyerno. I have to build regional itong drug rehabilitation. I would need time. But the law and order cannot wait. Intindihan ninyo, kaupo lang namin, there is crime on the streets. People are getting raped, robbed, pati mga nanay, tatay, patayin. I cannot wait na sabihin mo na magkapera tayo. The best thing to do is for the barangay, and I will charge also the barangay, captains who do not do anything about it. Kung wala kayong magawa, they report to you. Hanapan mo ng activity. Palaruin mo ng basketball, pakainin mo sa pera ng gobyerno. At itong lakbay aral, na sige kayo pasyal kung anong probinsya, that will stop. I will not allow it anymore. Just wasting the money of the people on the guise of education. No, magpunto. Talang Maynila, may isa pa dito sa Davao, maglakbay aral sa Hong Kong. Ay gusto ko ipakain yung papel sa akin. The goal to mahirap yan. Wala, itong panahon na ito talagang hirap ang taga-gobyerno. Huwag kayo. BIR, stop it. Customs, well, nandyan si Pail doon. He should stop it. Yung pingi-hingi sa tao, lisensya, magsabi, magkano ba ang magkuha ng lisensya? 300 or magdala ka ng 500 kasi hindi lalabas yan kung hindi ka magbayad. Kaya diyan sa journal, kikutignan. I will require na may journal. Tanggap ninyo, wag sa computer. Magbili kayo local governments ng computer. At saka ang doing ng Pilipinas, the mayors are not doing anything.
there's trash and garbage around, and yet we have to wait for the plastics to go inside the drainage. So that every time there's a downpour, excessive rain, water, nagkaklaga. Because wala yung, you know, mayroon kayong mga mayors discretionary funds. Governors may discretionary funds kayo. I will look into it. I will create a special team. I will review pati yung intelligence funding nyo. Yan ang pinaka madali mapasok sa bulsa. Yung mga mayors na hindi performing, you make your city clean and peaceful. Kaya kayo bayad eh. Kaya kayo nasa opisina ninyo kagaganda. Bili-bili ninyo furniture. Kagaganda ng kotse. Ang iba, mga Land Cruiser, Suburban. Hindi na kayo nahiya. Nabasa ko sa crawler that tuloy yung sildo ng military pati police. I said, I have to, baka hindi nila nakuha. The stability of government greatly depends on the law enforcement and the security forces. Pag wala yan, but I cannot run a country with a corrupt police and a corrupt military. Ngayon, as it is, as the situation evolves now, wala man ang military. It's all in the police. So kayong mga police na nandyan sa droga, you make a choice. Resign and do not wait for my action. Kikiusap ako sa inyo. Tsaka kayong mga police, pati military, alam ko maliit ang sweldo ninyo. Kung may mga ganong sakit, God forbid, asawa mo mag-cancer, ganon. Huwag kang magbinta ng Cebu. Pumunta ka sa akin. Sabihin mo sa superior mo, down line. Sabihin, sir, pakisabi lang kay mayor na asawa ko, nasa ka. I will look for the money. Alam ko na mahirap talaga. That's why, hindi naintindihan ng tao. I'm not trying to attribute anything at anybody. Hindi ninyo naintindihan, I said, I repeat, that I cannot govern with a corrupt military and a corrupt police. Walang mangyari sa atin dito. That's why, baski na maliit lang, dublado yung sweldo, unahin ko, because the stability ng ating republic greatly depends how the security forces, ang military, and the police would make it. Hindi man tayo babaliktad yung si Custom, magsigilag itong rakot, itong biyaya. Pero pag ang military pat police na gano'n, baliktad tayo. Sila yung may armas eh. So, intindihin natin ang situation nila. I'm not asking them to, but I know how hard it is. Kasi I've been about 30 years ago dito. Including congressman and president. Tama yung mga polis. Yung naniniwala, punta ng mama sa pano, hindi patay. Walang explanation ngayon kung bakit walang reinforcement, walang tulong. Maghinakit ako kasi I said 30 years ako na sigurant to me always sa aking problema nila. Kaya sabi ko, kung may problema kayo ng malaki at hindi talaga kaya ng bulsa, huwag kayo magbinta ng isa po. Punta kayo sa akin. Hanap ako ng pera. Mr. President, thank you very much for giving me the time and opportunity to clear myself. Okay, so you are not the Peter Lim. But I said, my suggestion is good. You go to the FBI. Yes. Or you might want to pass the office of Secretary Kalida, or sa Soljan, or ito si, ano pala, si Vit Aguirre, yeah, sa Justice.
what agency could do the investigation? Ah, nandiyan. Yeah. Ang NBI yeah. Now will alert. Yes. Yeah. Okay. So I could clear up everything because my family is really in a deep problem now in Cebu. We want to help you. Yeah. We are getting all the threat. Help us. Yeah. Help us clear you. Yes. Tulungan mo kami to clear you. It's not we are not here to pin down innocent citizens. Yes, I'm very glad to hear that, Mr. President. Huwag kang maniwala na. Ang innocent ba? Innocent should be. Pero ang drug lord talaga, magalit ako, mainit ako. Pero yung nandyan, sa hindi ko trabaho yan. You're saying, anyway, I will help. Good. In all my ways, I can. Salamat. Mr. President. Sir, I'm sorry, I cannot shake your hand. Yes, I understand. Because if I'm not cleared, I don't dare put up my hands to you also. Because our nation is very lucky to have you. Because without you, I don't know. You're the only president who could save our nation. Thank you. Yes. You really mean business. And too many victims already in our country. Sige po.